So, salam alaikum. Magandang araw sa inyo lahat. At narito naman ang inyong gasmit. Wala pa rin baril na ginagawa dahil sa lockdown tayo ngayon. Kaya tutuloy ko lang yung I will continue with my project. This is prayer pump. Yeah, this one. Okay, as you see, I clean it now. And the first thing I did is I closed this cover for the oil so that there will be no any pouring materials can go inside while I am doing here in front. And also I put oil so that I will not forget. Isa kong tip yan, lagi ko agad inuuna yung langis kasi in my experience, one time, I forget to put oil. So, it will be a big, become a big problem. So, this is it. It's clean now. This is the piston. I will explain to you later what's the function of this. Why it is not a working sabay-sabay in one motion. It is alternate. It's because the function of this is like engine. There is a intake valve and exhaust valve. While this piston is going forward, the pressure, it will give pressure. So it means the intake valve is closed and the exhaust valve is open. And while it is going backward, the intake is closed. The exhaust is closed and the intake is open, so the water will because it is sucking. This is the sucking motion while it is going backward. While this one is going forward, this one is giving pressure. So it's like this. This is the piston. And this is the cylinder. Okay, each cylinder have, we call this O-ring to make the pressure, or it will not have a leak, because it will create pressure right here. It will create pressure right here. So this is it. There is this one first. As you can see, this is pointed and the other end is hollow. So the hollow and the pointed must be together like this. So it is four, one is inside. So I'll put it here like this, one by one. So you can see it clearly. And this is the most important here, because if there is leak, it will not give or it will not suck water. Okay. And then this is the last. This is the last one. Okay. The purpose of this slot is we have to put a grease here, and the grease will come over here to spread all over the rings. So it will prevent too much friction, and also it will help for the compression. So this is the lock. So this is the lock.
And if happen that there is a water coming here or leak water here, because it is installed like this, if there is a leak water here, you need to tighten this so the O-ring will compress and the leak will stop. So okay, now we'll put one thing most important is you have to be clean this piston, remove the corrosion. Because if it is have corrosion, it will not give pressure. Now, okay, lalagay na natin siya. Okay. If it is hard, kung mahirap siya, logan natin siya. Open this a little bit. Yes, like this. Nilagay natin. Okay. Now, the four screw. Sana mag-function ito para mapakinabangan natin if it will work properly. Okay. And then we will tighten this. Yes. Oh, okay, nakakabit na cylinder. Cylinder is fixed. Check. Okay. Now, kailangan higpitan natin ito. Ito yung kanyang ring control. Okay. Kung may leak siya dyan, kailangan natin siyang higpitan. Kung may leak siya dito, kung may lumalabas siyang tubig dito, higpitan natin. Higpitan lang ito. Ito ang nagko-control ng kanyang leak. So, pagkatapos niyan, meron siyang lock dito. May lock niya. Ito yung lock niya dito, ito tumatama do sa kanya mga slot na yun para hindi siya gumalaw. Kasi baka habang gumagalaw siya. So ito, itong mga paa na to nakatama siya doon para hindi siya
magbago. At kung higpit kayo, tatanggalin lang uli ninyo siya. So, kakabit natin siya. Okay. Yeah. After that, lalagay natin itong cover niya dito. May cover siya. Yan. Cover niya siya dyan. Mamaya natin siya ilagay. Panghuli na. Tapos meron siyang mga cup dito. Kinakailangan lagyan natin ito ng grasa. Yun. Tapos, yung grasa na yun, pag inilagay natin siya dito, yung grasa na yun ay papasok. Kinakailangan itong maintenance nito. Yan. Yung grasa na yun ay papasok doon sa loob sa kanyang mga ring para hindi siya magkamiro ng tinatawag natin na friction, hindi magiinit at magkakaroon siya ng pressure ng tubig. At once in a while, ito higpitan ninyo. At pag alam ninyo na kinakailangan ng mag-refill, halimbawa sumagad na yung higpit niya, magre-refill tayo, i-refill lang ito ng i-refill. Okay. Siguro pag mahaba na, matagal niyong ginamit, higpitan ninyo to. Habang tumatakbo siya, mas maganda kasi. Yun. Yun ang gamit nito. Linisin natin. So, may grasa na siya doon. Para magandang takbo ng tubig niya. Itong pump na ito, ginagamit ito sa mga industrial, sa mga panlinis ng mga pigiri, ground, pader, floorings, car wash, maraming mapapagamitan ito. Kinakailangan natin ito, lagyan lang natin ito ng kanyang sprayer nozzle. So, pagkatapos niyan, after that, ilalagay natin ang kanyang, ito yung kanyang intake valve. Tanggalin ko nga ito. Itong intake valve, importante niya, pag sinabing intake, papasok ito. Kaya ngayon, sabi ko sa inyo kanina, pagka, nakaganyan to, pagka ito'y umaatras, bumubukas itong katapat niya, papasok yung tubig, at pag naman ito'y, pag ito'y umaabante, sasara na to,
at bubukas naman yung kanyang exhaust, palabas na yon, may pressure na yon. At ito hindi sabay-sabay. Alternate siya, alternate, may timing siya. Kaya yun ang importante nga malaman natin na ano. Kaya ang pinakang importante ditong malinis, itong mga valve na ito. Kinakailangan, wala siyang mga dumi doon sa, kasi nag, may spring siya, bumubukas siya, yan o. Yun, kinakailangan, wala siyang nakasangkal doon. Wala siyang purin materials doon na nakalagay, kailangan malinis siya. Kasi lumalaro yan, nagko-close open yan ng mabilis habang kumukuha ng tubig. Parang makina siya. So, para wala siyang singaw, lagyan natin siya ng gasket maker. To. Lagyan natin siya nito. Para wala siyang singaw. Okay, importante ito, wala itong leak o singaw para magbigay siya ng magandang pressure. Okay, linisan natin, kinakailangan walang papasok sa loob. Yan. Yan. Kabit na natin siya. Kailangan malinis din siya dito. So itong tatlo na ito, isa lang ang kanyang pagkukunan ng tubig. Dito lang siya kukuha ng tubig, didistribute niyan siya diyan. Kanya-kanyang higop siya diyan, alternate silang tatlo. Okay. Ito na 'yung nagiging niya. Okay. Pagkatapos ito naman kanyang exhaust. Ito yung kanyang exhaust. Kulang ng isang bulb. Ayun. Ito yung isang bulb ng exhaust.
Kailangan malinis yung paglalagyan niya. Mga kalahi, itong pump na ito, kung bibili natin sa Pilipinas, siguro mahigit na 5,000 yung assembly nito. Siguro ito nasa mga 2,000 o 3,000. Itong pump lang. Eh, kung basura lang dito, naging ugali ko na kasi yung namana ko sa tatay ko na yung tatay ko kasi ganito rin ang ano eh. Pag may napupulot siya, yung nabubuhay ko pang tatay, sari-sari din ang mga ginagawa nun. Kaya parang siya ang naging idol ko ba. Kung anong makita nun, pupunta rin yung sa mga junk shop. At kung anong makikita niya ang pakikinabangan, gagawin niya minsan mga electric welding, mga electric motor. Pero guys, huwag niyong sabihin na hindi kayo nakapag-aral, hindi ninyo rin yan. Kung meron kayong pagnanais na matutunan yan, matututunan ninyo yan sa home study, lalo ngayon may mga YouTube na maraming mga nag-share ng mga talent nila kung paano paggawa yung mga DIY, do it yourself. Yun. Marami guys kayo. Kung kayo ay hobbyist, isa naman sa wala tayong ginagawa, di ba? Nalala ko nga yung ano, yung kwento ko lang yung boss ko. General yun ha. General Ahmad Salim. Nag-retired na yun siya dito. Kwento niya sa akin. Ang hilig din nun mamulot ng mga gamit. So, minsan daw nagkagalit na sa kanya yung misis niya. Kasi na nga, mumulot siya. Tapos, pag hindi niya kayang gawin, papagawa niya sa akin. Eh, ngayon eh, pumasyal daw, nagbakasyon sila sa UK ng misis niya. Bigla raw napatili yung asawa niya. Kasi may nakita daw na isang item. Sabi niya, honey, look. Yung pinarestore mo kay Elmer, napakamahal pala. Ito yung presyo. So, ganun. Ganon minsan, basura na sa iba, pero mapapakinabangan pa kung marunong tayong gumawa ng hindi tayo gagastos. So, kaya tuwa-tuwa yung amo ko sa akin. Kaya nga sa mga paggawa ng mga ganon. Kaya minsan, makakapulo tayo ng ginto na sa basurahan lang pala. Huwag nating advice ko lang sa mga kabataan ngayon, ML ng ML. Sabi ko ngayon, ano makukuha ninyo sa ML? Eh, nagsasayang kayo ng oras dyan, ng napakaraming oras. Mantalang kayo ay madadagdaga ng inyong kalaman. Yan minsan natutuwa din yung mga kasama ko dito. Sabi natutuwa sila na napakadami kong ginagawa. Minsan nga tinatawag nila akong YouTube, computer, kung mga ano-ano. Kasi nga ang dami kong mga pinagagawang bagay. Kasi hindi kahit hindi kulin niya yan, pag gusto kong gawin yan, gagawin ko yan. Minsan na maglalive ako dun sa meron tinatawag dito na harads. Friday market 'yon kung sa Tagalog. Nandun lahat ang mga second hand na mga gamit. Mga sira, meron kasi nga dito sa Kuwait. Disposable ang mga gamit ng mga Kuwaiti. Pag yan ay nasira, nadumihan lang 'yan at ayaw nang gumana kasi madumi lang. Tatapon na nila yan. Ganyan ang ano nila. Ugali nila kasi mapira nga sila eh. Oh. Kaya meron naman doon na tambakan ng mga sikinan. Lahat doon, nandun. Yung mga ATV ko, yung mga bagay ko, doon ko lang nabibili ng mga sira-sira na parang hindi na nga papakinabangan.
malapit na itong matapos. Ganyan lang kasimple ang paggagawa niyan. So ito na yung kanyang exhaust valve. Kamukha nang in-explain ko sa inyo kanina, dapat malaman din ninyo yan. May intake valve yan dito. Intake, ibig sabihin, pag-atras ng piston niya, bubukas yung intake, higop ng tubig. Pagkatapos nun, pag-abante ng piston, sasara na to, bubukas naman ito, pupunta naman yung tubig dito sa kanyang exhaust. So ito ay kung tawagin ay intake exhaust lang. Hindi ka mukha ng makina na 4 stroke. May intake, may power stroke at saka may exhaust stroke at saka may running stroke pa. Okay, ipitan natin to. So, paano natin ito matitesting? Meron ako ditong ginawang ano. Yung aking So, paano natin ito matitesting? So, meron ako ditong isang electric motor na ginamit ko sa coconut shader, yung pang-tayod ng nyog. Yun munang, ito na yung cover, lalagyan natin ang cover to. Yun munang gagawin natin ano, driver nito para matesting, para siya umikot. At makita natin kung siya ay gumagana. Okay. Ito siya. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya. Ito yung aking coconut feeder. May nakalagay ito dito na yung bilog na pangkain ng nyog. Pero pansamantala, testing lang, dito ko muna siya ilalagay para malaman lang natin kung gumagana siya. Parang ano lang siya. Ngayon, kung sakaling pag ito'y gumana, pag ito'y nag-function ng maganda, gagawin ko ito ng panibagong base. Ikukuha ko ito ng makina. Importante, matesting muna natin siya eh. Ano? So, butasan muna natin itong isang butas. Wala pa palang butas pa siya. Ayan na po. Temporary lang natin ito ilalagay dito. Para malaman lang natin kung gumagana ba siya. Talagyan muna natin siya ng tornilyo.
Yes, boss. Ano ka na? Tipit-tipit lang napulot ng water pump. Lalay pa ko. Huwag na ka lang nakikipag-usap mga kay Sapina. Kanina? Si Sapina. Bakit? Sabi niya na si Sapina, tsaka yung mga kasama siguro ng support. Kasi ganun, di ba nga tumba? Oo. May sinabi sa akin ng kulinar. May sinabi sa akin ng lahat. Okay. Hindi natin na kayo mo. Pakisabi kay Rich Miranda siya nasa kabilang kwarto. Hindi lang nasa hospital yata nga. Okay. Para... Salamat. Nakalay ba ko? Titisingin ko itong ano. Ginawa ko. Bro, ito mo nalapit kayo. Hindi, napat ko lang yan. Okay. So, kukuha tayo ng tubig. Yung tubig niya. Tapos ay kukuha tayo ng hose. Yung gagawin natin, dito rin natin ipapasok yung exhaust niya. Yung exhaust niya, yan. Talian natin para hindi siya na mag-click. Ito yung kanyang exhaust. Tagalin natin itong cover para makita natin yung kung gumagana pa hindi. So, itong intake exhaust niya, ito yung kukuha ng kwan. Diyan din siya kukuha ng tubig. Okay, mga kalahi, ito ay may langis na to, nilagyan ko na kanina. Inuna ko na siyang ano, lagyan para hindi makalimutan. Kasi malimit ako. Minsan magtitesting ka eh. Hindi mo pala nalagyan ng ano. Hindi mo pala nalagyan ng... Okay. Dito yung kanyang intake. Dito siya kukuha ng tubig. Dito siya lalabas. Kaya kailangan. Importante walang singaw itong kanyang intake para buksan natin ito. So, pa-plug in na natin yung kanyang makina ay kanyang ito. Yan. Okay, switch na natin. Tingnan natin kung yan, gumagana na siya. Tingin ko, kumukuha na siya ng tubig, bumubula na. Yes.
Ito na mga. Okay, tagumpay tayo. So, ito na yung ganyang. Tagumpay na tayo ngayon dito sa ating project na to. Yan na natin. Okay, meron siyang leak. Nasa, tingnan natin kung siya nagli-leak. Okay, titingnan. Ano lang natin, ipitan lang natin itong, ipitan lang natin ito kasi may leak. Pero, ito na yung tubig niya. Ayan o, may pressure siya, malakas. Kaya, atin na itong papatayin muna at ikita natin yun para mawala yung leak. So, tagumpay tayo dito. So, gawin natin ay, anay natin, iangat natin ito para maubos yung tubig doon. So, okay, mga kalahi, tagumpay tayo dito sa ating project. Yan, at napagana na natin. Higpitan lang natin yung isang bulb niya dito, isang piston niya, para mawala yung kanyang leak. So, this is it. Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik ninyo sa aking YouTube channel na Pinoy Gunsmith, I Did It My Way. Wala tayong project. At wala tayong magawa, kaya ito, nagawa tayo ng isang project na-solve natin at napagana natin. Ito yung mapapakinabangan. Isang basura lang pero ating napagana. Okay. Sana inyong subscribe ang aking YouTube channel na Pinoy Gunsmith. Ang slogan ko ay I Did It My Way kasi ang dami kong ginagawa na hindi lang paggagawa ng baril kundi mga bagay-bagay na mga magagamit natin sa ating tahanan lalo't-lalo na yung kasi itong aking YouTube channel ay tutorial. Kung ano man ang makita kong na pwedeng gawin, gagawin ko. At ituturo ko para yung iba naman na may hilig din. Kasi hilig-hilig din yan eh. Makatuto rin. So, hindi na ako magsa-shoutout. Shoutout na lang sa inyo lahat. Sa lahat kong kamag-anak dyan sa Mindoro at sa mga ibang panig ng daigdig. Oh, shoutout ko lang yung aking parents. Instructor, yung aming chief parents instructor na si Eric Ragma sa kanyang buong pamilya. Shoutout ko yung kapatid ko sa Amerika. Si Ricardo Pilorin Senior, ngayon ay, Junior. Siya ay sa Amerika na naninirahan. So, Tol, Richard ka dyan ha. Ricardo ka sa Pilipinas. Shoutout sa'yo. Ingat kayo dyan at ingatan natin ang ating mga sarili tungkol sa dito sa ating problema sa COVID-19. So, thank you very much. I-share po ninyo at i-like, share, subscribe ninyo ang aking YouTube channel. Marami pa po akong pindutin ninyo ang notification bell para kung ako ay may marami pa akong mga gagawin at ito ay ma-update kayo. Okay? Maraming salamat sa aking mga kalahi dyan sa mga sa Oriental Mindoro, Pinamalayan Oriental Mindoro. Oh, mga batchmate, graduate ng Oriental Mindoro Institute sa Umisa Gloria, batch 75. Ingat kayong lahat dyan. Okay, salamat sa inyo lahat.